Ito mga sangga, alamin po natin ang balitang to dahil ang Pilipinas daw at bansang Amerika, ito po ay pwersa nila. Mga sangkay, may pinalubog daw na barko. Pag-usapan po natin. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dito po sa Sangkay Janjan TV. Sa YouTube mga sangkay, tayo po ay 1.21 million subscribers sa po. So parami po tayo ng parami. Yan naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Paki-subscribe po yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click nyo rin po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay. Ayon po dito sa balitang to, barko lumubog matapos paulanan. Okay, ginawa po yung Pilipinas. Ito daw po ay pagsasanay ng Pilipinas at Amerika. So, tingnan po natin ang balitang to. Ang tanong ko nga dito, ito ba yung sa China na barko? Na pinag-uusapan nakaraan lamang. Magandang gabi Ryan, ano ba ang pinaghahandaan ng mga tropang Amerikano at Pilipino sa senaryo na 'yan? Okay. So talagang nangyari na, no? So tanong dito, tama yung tanong, ano ba ang pinaghahandaan? For me, malamang sa malamang, digmaan po 'yan, mga sangkay. Yun ang senaryo kaninang umaga dito sa Lawaga. Mayroong mga kalabang barko na nais pasukin at lusubin ang bansa. Dito ipinakita kung paano didepensahan ang isang coastal area laban sa mga kalaban na lulusob. Okay. So, wala naman pong ibang kalaban ng Pilipinas. Wala naman pong ibang nambubuli. So, sa China po ito mga sangkay. Kumbaga, paghahanda po ito sa China. O sana ipakita dito ng aktual yung barko na pinalubog nila. Unang umatake ang fast attack interdiction ng Philippine Navy agad. Tinamaan ang target na kunwari ay kalabang barko. Mm-hmm. Sumunod ang AW-109 helicopter ng Philippine Air Force na kargado ng rocket at mga baril. Pangatlong umatake ang frigates ng Philippine Navy na VRP Jose Rizal na may C-Star anti-ship missile. It shot the C-Star and was very successful in hitting the rear side of the ship. And then during that time it started sinking slowly. Ito yun mga sangkay. Yan po mismo yung aktual na barko. Naman ito ng pagpapakawala ng AGM-65 ng FA-50 ng Philippine Air Force. Sayang naman yung barkong yan, no? Pagkatapos ay ang US F-16 fighter aircraft naman ang umatake. Apat na beses itong dinaanan ng target at naghulog ng bomba. Ayan na, lumubog na mga sangkay. Saka naman sumunod na tumira ang US AC-130 sa pamamagitan ng 105mm cannon nito. Pinakahuli ang land-based artillery ng Philippine Army na Atmos 155mm self-propelled howitzer. Dito, tuluyan nang lumubog ang target. Mm-hmm. Ula dito sa San Jose, La Paz, Lawag City, Ilocos Norte, ipinosisyon ang VRP Lake Caliraya sa layong 8.5 nautical miles o nasa 15 kilometro. Ito ang sunod-sunod na inasintan ng mga water, air at land asset ng sandataang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos hanggang unti-unti itong lumubog. Wawa naman yung barko, napakasayang. Pinag-practicean lang mga sangay. Nakaraang kasi, isa sa usap-usapan dito na bad trip nga po yung China dahil nga po mayroon daw pong barko na gagamitin ang Amerika at Pilipinas para daw po palubugin. At ang isa sa nag-viral doon ay yung barko daw po ng China or made in China ito. Hindi barko na natin mga sangkay pero made in China. Ngayon nagalit po yung ano, kumbaga na bad trip po sila. Kumbaga naghuhudyat na daw ang Pilipinas na may ano, may papasuking gulo. The planning stage, we agreed not to sink the ship immediately so as to give chance to all the participants to use their munitions. Ang senaryong ito ay karugtong ng counter-landing exercise na isinagawa sa kaparehas na lokasyon noong Lunes. Dito, titigilang makalapit ang mga barko ng kalaban na
nais sakupin ang bansa sa pamamagitan ng mga armas pang dagat. Okay, yan na nga. Klaro na po yan, mga sangkay. Paghahanda na po yan. Na just in case, lulusob o atake po itong China, ready po ang tropang militar natin. Yan nga lang, ang tanong dito, mga sangkay, sigurado kayang tutulong yung Amerika? Baka mamaya magaya lamang po tayo sa Ukraine, mga sangkay. Kasi di ba yung Ukraine, sila po yung nagsulusul noon na labanan sila Putin. Pero nung actual na nandigmaan, biglang magsusupply na lang kami ng mga pagkain, pera, mga armas. Yun na lamang po ang nangyari. So dito, mga sangkay, bagamat may mga pagsasanay itong Pilipinas at Amerika, pero huwag pa rin po tayong pakakampante, no? Mamaya, itong China, gamitan po tayo ng kung anong malakas nilang weapon. Pero, kailangan din po natin manindigan para po sa ating soberanya, no? Soberanya ng Pilipinas. Kahit po anong mangyari sa Pilipinas, pa rin po talaga tayo. Hindi pwedeng pabayaan po natin ang West Philippines ng ganun-ganun na lamang. Himpapawid at mga artillery ng dalawang bansa. We're not really in a particular scenario, but we must be ready for any eventuality that may happen. Mm. Ayan na nga po, mga sangkay. So ang tanong dito, may paparating na bang digmaan? Inyo, mga sangkay, may darating na ba tayo sa punto na magkakaroon po ng actual na digmaan ng Pilipinas at Amerika, Pilipinas at China? Kasi itong ginagawa po nila, hindi naman po magsasanay, mga sangkay, kung hindi po dahil mayroon pong banta, no? Mukhang mayroon eh. Mukhang mayroon. Pero let's hope and pray, mga sangkay, na hindi po mangyari itong digmaan. Ayun ako, wala pong nananalo dyan, sa totoo lang. With or without threat, you should be ready. So, it's a deterrence. Mahigit 2 oras bago tuluyang pinalubog ang dating BRP Lake Caliraya. So, more than 2 hours na pinapalubog po nila yung barkong yan. Sa lalim na 1,500 feet sa ilalim ng dagat. Bahagyang nagkaroon ng delay ang ibang kasama sa pagsasanay. Mm-hmm. Muli ring nagkaroon ng interloper. There was an interloper but very far away, very far away. We made a very big operational box, we call it operational box, to make sure it's safe. Fisherman. So ayun, mga sangkay, itong barko ay pinalubog nga po nila. Ang tanong dito, anong sa tingin niyo, mga sangkay? Anong kasunod po nito? Digmaan na ba? Natawa-tawa lang po tayo, pero kapag ka nagkaroon po ng digmaan, ako po, di niyo magugustuhan yan, mga sangkay. Tingnan niyo na lamang po yung Ukraine. No? So, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa ginawa ng Pilipinas at Amerika na pinalubog po nilang isang barko? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube o di kaya makikita niyo po sa screen, mga sangkay. I-click niyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.